Problema mo ba ay hindi pantay na dibdib? Hindi pantay na bicep? Hindi pantay na shoulder? O hindi pantay na lats? Lahat ng yan sasagutin natin ngayon sa ating video ito. So mag-like, share, and subscribe na para lagi kayong updated sa lahat ng video ang i-upload ko. Kung handa ka na, let's go! Samahan mo ako! Hello, magandang umaga mga kabeshi. So dito na naman po tayo sa isang vlog na kung saan is may sasagutin tayong tanong galing sa ating kasamahan. So kaninang umaga, habang nagbabasa ako ng mga comments, may nakita akong isang tanong galing sa ating kasamahan na si Neil Rosana. So shout out sa iyo, Neil. So sana napapanood mo to, then bibigyan ko ng kasagutan yung tanong mo sa akin. So ang tanong po niya mga kabeshi, ano daw po ang pwedeng gawin kapag ka mayroong mga uneven muscle or yung mga uneven na chest, uneven bicep, tricep, lats o kung ano mga hindi pantay na parts ng ating katawan. Okay, so ngayong araw mag-i-example ako ng isang body part. So i-example ko yung chest natin. So yung chest natin is yan yung agad ang nakikita natin once na humarap tayo sa salamin. So kung hindi siya pantay, papapansin agad natin. So lilinawin ko lang guys, wala pong pantay na chest, wala pong pantay na dibdib. Pero ang kaya po natin gawin is mailapit yung sukat nito sa bawat isa, pero hindi po kaya natin may perfect na pantay talaga siya. Okay? So pwede nating ilapit. Kung halimbawa, napapansin natin na yung kabilang chest is maliit, tapos yung kabilang chest medyo lamang ng konti ang laki sa kabila. So pwede po natin yung gawin. So pwede natin gawa ng paraan na maihabol yung naiiwan ng muscle dun sa kabila. So para maging balance. Okay? So may mga possible reason kung bakit nangyayari yung mga hindi pantay na muscle sa ating katawan. So unang-una, pwedeng nangyayari to sa hindi tamang form, sa hindi tamang kaalaman sa pagbubuhat. So for example, yung chest natin. So nagbubuhat tayo for example ng barbell for our bench press. So nabuhat tayo ng barbell na dalawang kamay yung hawak. So matik, pagka dalawang kamay yan, sabay siyang pupush ng barbell forward to your body. So kapag pumupush siya ng sabay, so iisa lamang yung binubuhat niya. So yung lakas, hati sila. So yung lakas ng both side, magkasama sila sa pag-push nung weights na buhat mo. So sa ganitong paraan, meron sadyang maiiwanan. For example, yung kanan mo is mahina kaysa sa kaliwa. So matik, maiiwanan yung kaliwa kasi mas malakas yung kabila. So tutulungan ngayon itong malakas yung kabilang side na may taas yung side niya, na dapat yung side na to, yung mismong siya lang dapat yung bubuhat ng weights. Natutulungan niya. So yung tulong na galing dito, napupunta yung force dito sa halip na sa kanya lang. So sa ganitong bagay, ang countermeasure natin dyan is gumamit lang tayo ng dumbbell. So yung lakas is hindi nahahati. Or yung lakas hindi natutulungan ng kabilang arm. For example, 20 pounds na dumbbell sa kabila at 20 pounds din na dumbbell sa kabilang side. Kailangan niyang tapusin yung 12 reps na siya lang yung bumubuhat. So sa ganitong paraan, parehas yung force, parehas yung stress na ibinibigay natin sa chest. So sa ganitong sitwasyon, parehas silang nag-grow, sabay silang nag-grow, walang maiiwan, walang lumalamang. Nandun na tayo sa point na naiwan na yung kabilang side. So lumiit na nga yung kabilang side o hindi agad siya maka-improve. So ang gagawin natin dito, bawasan natin ng stress yung malaki o yung malaking side. So bigyan lang natin ng much stress o or i-focus lang natin workout natin dun sa weakness na part natin or dun sa weak part ng ating katawan. For example, itong side na to is yung mas maliit. So kung bubuhat ka ng barbell, so gagawin mo is dumbbell press. So yung isa, yung side na malaki, iiwanan mo lang sa baba. Yung side na malaki or yung side na mas malaki, so yung weights na buhat niyan, iiwanan mo lang sa baba. Then yung isang mahina, so siya yung bubuhat ngayon. Siya yung bubuhat ng bubuhat. Siya yung mas mahihirapan ngayon.
So, habang nakapahinga yung isa, push lang yung kabilang side, yung mahina, push lang siya ng push dun sa weights na ibinigay mo. So, ganyan, parang ganyan. Or ganyan na nga mismo. So, siya lang. So, then, isa pa, mahalaga din yung mind and body or mind and muscle connection. Yan lagi yung uunahin nyo or yan din lagi yung ipapasok nyo sa workout nyo. Okay na magaan lang yung binubuhat nyo, basta yung mind and muscle and form nandoon. Okay, hindi mahalaga na sobrang bigat yung binubuhat nyo kung mali naman yung form and yung muscle connection. Okay, mahalaga yun guys. Mahalaga yun, okay? Dapat inuunan nyo yun. So ngayon, siya yung bibigyan nyo, hayaan mo yung muscle sa dibdib ang bumuhat ng weights na inilagay nyo. Para yung stress, doon talaga tumama. Okay? So sa ganitong paraan, pilit na hahabol yan. Mapapansin nyo pagkatapos ng ilang buwan, mapapansin nyo humahabol na siya. Nadidevelop na siya. So ganito. So sa unang sets, pagsabayin nyo muna. O sa unang dalawa or apat na reps, pagsabayin nyo muna. Then pagpatak ng 7 na reps or 5 reps, iwanan nyo na yung kabila. Then ipush nyo lang ng ipush yung kabila. Or yung mahinang sides. Then pagpatak ng counts ng reps, saka nyo sila pagsabayin. Ano? Ayan. So, sa ganitong paraan guys, pa-pursue yung kabilang side or yung naiwang side na mag-grow, na humabol. Kasi nabigyan nyo siya ng much attention. Kasi dito, mahalaga talaga yung bigyan nyo ng attention. Yung isang bagay. Kasi once na hindi nyo binigyan niya ng attention, makikita nyo, hindi siya mag-i-improve. Kung nakaka-imik lang yan, naka-imik na yan. Diba? Kung nakakapag-react yan, nakapag-react na yan. Pero hindi eh. Katawan nyo yan. So, kayo yung nakakakita ng uneven na parts dyan. So, kayo na yung bahalang mag-adjust. So, sana, ilagay lang natin sa isipan natin lagi yan. Ano? So, yun lang guys. Yun lang. Sana na-gets nyo yung point ko dito. Ano? So, iwanan nyo muna yung malaking side. Or yung malaking muscle mass ng weights, then hayaan nyo muna yung kabilang side ang mag-push ng kanyang weights para sa stress na dapat ibinibigay natin sa kanila. Ano? So, after a month, after a week, mapapansin nyo, magiging pantay na sila or habol na yung isa sa mass ng isa. Okay? So, ganun lang guys. So, sana Neil Rosana, nasagot ko yung tanong mo. Sana nabigyan niyo ka. Kasi ayokong sayangin yung oras. Sayang yung oras eh kapag hindi ko ganda sagutin yung tanong mo. Ayan guys, hanggang dito na lang muna yung vlog ko. And sana nakatulong yung panibago nating segment ngayong araw. Ano, so for today's vlog, hanggang dito na lang po muna. Ano, yung mga hindi pa po nakasubscribe dyan, ano pang hinihintay nyo, mag-subscribe na po kayo. Para po pala sa may mga katanungan dyan na naguguluhan at gustong malinawan, so feel free po kayong mag-comment sa comment section at sasagutin po natin yan hanggang abot ng ating makakaya guys. Ano guys, so andito lang ako to answer your question hanggat kaya ko, sasagutin ko and as soon as possible, gagawan agad natin yan ng vlog. Ano, para sa lahat. So, papaano guys, hanggang dito na lang muna. Bye-bye!